andito na naman tayo. Pero asahan nyo ho, ang surge natin ngayong Enero ay hindi magiging tulad ng surge natin nung Marso. Tulad nung surge natin nung Marso ay hindi naging katulad nung una nating surge nung nagsimula yung COVID. Hindi to magiging pareho dahil marami na tayong natutunan. Marami na tayong alam kung paano labanan yung COVID. At gusto ko lang pareho sana tayong ano, frame of mind, ika nga, no? Pare-pareho tayong pag-iisip. Yung unang-una dito ay hindi pwedeng tumigil ang buhay. No, we cannot keep locking down. Medyo iwasan ho natin yung magsasara ang barangay, iwasan natin yung magsasara ang police station, iwasan ho natin na further citywide lockdowns. Kung mapapansin nyo ho, mula 2021, hindi na ho tayo nag-granular lockdown. Ang gusto ho natin, kung merong kaso, isarado yung bahay, kung pwede, hindi na yung kalye, at lalong-lalo hindi yung barangay, at hinding-hindi na rin yung syudad. Kasi napakahirap po yung walang makain yung mga kababayan natin. Tandaan nyo ho, yung huling nangyari yung surge, ano ho meron? Yung lockdown, tapos yung ayuda. Diba ho, napakahirap. Unang-una, hindi naman sapat yung 1,000, 2,000 eh, para sa mga kababayan natin. Pero lahat ng hirap ho, nasa inyo hanggang ngayon, ina-account pa ho natin. Ang mga kababayan ho naman natin, pag binigyan ng oportunidad makapagtrabaho, magtatrabaho. At tuloy-tuloy pa rin naman lahat ng tulong natin sa lahat ng nagkakasakit. So, hiwalay ho natin yung trabaho. Yung nagkakasakit, alagaan natin. Yung walang sakit ho, protektahan natin, pero hayaan nating magtrabaho, maghanap buhay. Para sa mga bata naman ay pagpapayagan na, makapag-aral, mabalik yung dating anyo ng kanilang buhay. So, yun yung unang-una siguro. We should learn how to live with the virus. Kailangan matutunan nating mabuhay na nandyan yung virus. Unang-una yon. Pangalawa, hindi maitatanggi na pambihira ang pagtaas ng mga kaso. Dalawang bagay ho yung pagtaas. Sabi ni Doc June, laging may trigger. Yung trigger na yan, yan yung nangyari. Bakit tumaas? So ang trigger ho natin, dalawa. Isa, yung mga pagsasalo-salo noong Kapaskuhan at katapusan nung at nitong bagong taon. So yung pagsasalo, may kakaibang pakikipagsalamuha ng mga tao at doon nagkakaroon ng infection. Kasi kahit naman dati nung mababa yung numero natin, meron pa rin. So yung pambihirang pagsasalo-salo na ginagawa kapag Pasko, bagong taon, lalo yung mga ganyang okasyon, dahil hindi naman yung pagpuno ng mall yung rason eh. Hindi yung pagpuno ng kalye at lansangan. Yung nagkakumakain, sama-sama, nagiinuman. So yun yung una. Pangalawa ay yung pagpasok ng Omicron. Yung Omicron kasi lubhang nakakahawa. So dati, kakain tayo, makikipag-inuman, magkatapat. Pag nasa labas, ligtas na tayo nun. Pero ngayon, dahil dito sa Omicron, mas nakakahawa siya. Dahil sa dalawang bagay na yon, pambihira yung pagtaas ng mga kaso. Okay lang ho yun. Dahil nakikita naman natin sa buong Taguig ho, ang very peak natin, halos lagpas 100, wala ho tayong kaso ng severe. Wala ho tayong kaso ng moderate. Lahat ho asymptomatic tsaka mild. Lahat po. Yan ay dahil napakaganda nung programa natin sa pagbabakuna. At dahil dyan, nagpapasalamat din ako sa inyo. So babalikan ko yung okay lang mataas kaso. Okay lang dahil pag yan ay naalagaan, pag yan ho ay naitawag natin at hindi makahawa, hindi ho magkasakit na kailangang maospital, eh we can manage. Ihahambing ko ho to sa bulutong, no, sa chicken pox. Ang bulutong ho hanggang ngayon ay mas nakakahawa kaysa sa COVID. Hanggang ngayon po, ang lubhang nakakahawa na tong Omicron, no? Lubhang nakakahawa yung Delta. Doble, triple pa yung Omicron. Pero mas nakakahawa pa rin yung bulutong. Pero bakit ho yung bulutong nako-contain natin? Dahil ang bulutong, alam natin. Kita natin. Alam natin. Dito sa bulutong barong, ang katapos niyan, eh, kurtina. Basta bukas yung bintana, may sariling kurtina. Sana na po. Ito na tayo dapat humantong pagdating sa COVID. Ang problema ho sa COVID,
ay hindi natin na-detect, at apag dinetect na detect ho natin, ay minsan hindi ho natin na-isolate. So, okay lang mangyayari na tataas baba ang mga kaso. Ang hindi ho okay ay yung makahawa tayo ng mga matatanda, merong comorbidities, at yung hindi pa bakunado. Dahil yan ho yung ma-ospital. Isipin nyo ho, kung lahat ng may bulutong sa lugar natin ay susugod sa ospital. So, yung huling-huling kong mensahe ay marami sa mga kaso natin kaya ho agapan sa bahay o sa isolation facility. Pilitin ho natin kunin yung tiwala ng mga kababayan natin na kapag sila nagkasakit, itawag sa health center. Gagabayan natin sila. Ayuda, gamot, testing. Kung kailangan ng isolation facility, meron tayo. Kung pwedeng sa bahay sila magpagaling, may sariling kwarto, mahihiwalay, yun ang gawin natin. Kasi ayaw nating mapuno ang ospital, nire-reserba natin sa mga may kailangan talaga. Meron ako nakausap nung isang araw, yung nanay, masaya na sa quarantine . Dahil hotel yon, alaga siya doon. Pero yung anak, gusto siyang ipasok sa ospital. So pinaliwanag ko, napakahirap ng sitwasyon kung ikaw ay ma-ospital. Kung yung kaso mo naman ay asymptomatic o mild. So, iniiwasan ho natin mapuno ang ospital. Meron tayong 100 kama, pinakamarami na yon para sa isang lokal na ospital. Pero yung hindi bakunado sa mga seniors ho natin, 1,000 po . So pag tinamaan yung mga seniors natin na hindi bakunado, puno agad ang ospital natin. Yung isang barangay lang mapupuno yung ospital natin pag tinamaan yung mga seniors na hindi bakunado. So yung apela ko ho na yung hindi pa bakunado, mabakunahan. Yung hindi pa ho nabubooster, i-booster po natin. Meron tayong malaking programa para sa seniors ngayong araw na to, tsaka bukas. Basta may QR sila, walk-in lang sila. And then huling-huli, yung pe-present ni Attorney Klang ay yung paradigm shift. Mag-iiba tayo ng pag-iisip pagdating ho dun sa sinong sinisita natin. Hindi na tayo ho dun sa anong trabaho nila, anong edad nila. Nandun na tayo sa bakunado ba o hindi. Isang batang 12 years old pero bakunado, pwede ho lumabas. Isang may edad, senior, bakunado, pwede lumabas. Pero kapag ito, 20 anyos, 30, pero hindi bakunado, hindi pwede. Kaya ho tayo nagsistrikto sa hindi bakunado. Kasi mas mabuti nang i-lockdown yung hindi bakunado kaysa mag-lockdown ho tayo lahat ngayon ulit. E sa bilis nung pagkalat ng numero, posible ho yun. Pero hindi na tayo papayag. Kaya yung ginawa ng Metro Manila Council, rules for the vaccinated and the unvaccinated. At mukhang i-adapt ng IATF, ang sabi, buong Pilipinas daw baka i-adapt yung ginawa ng Metro Manila Council. So humingi kami ng tulong sa inyo ngayon, lalong-lalo ho yung mga hindi bakunado sa lansangan. Karaniwan ho yan mga bata. Yung isa hong ay dahil sa pagbabakuna, ngayon marami sa mga nararamdaman ng kababayan natin, ubulag na at sipon, hindi na masyadong grabe. Ang masama naman nito sa isang banda ay akala ng iba, ubulag na at sipon lang. Hindi pa nga lagnat ubo sipon. So tuloy pa rin yung paglabas nila. So yung huling-huling kong mensahe, pagkatapos ng pagiging stricto, pagkakaroon ng checkpoint patungkol sa may box card o wala, at alam ko yun yung pinakabulto ng pag-uusap natin dito, pati mga tanong, anong pwedeng gawin, anong hindi, ay hikayatin natin yung mga kababayan natin, pati mga empleyado natin, may ubo, may sipon, sa bahay na lang kayo. Yung close contact, yung nakasama yung positive, pero walang nararamdaman, mas kampante pa akong kasama yun kaysa yung may ubo, sipon. Kasi yung may sintomas, ibig sabihin mo niyan, mataas yung viral load, nakakahawa. Pero yung isang taong na-expose, pero wala naman siyang nararamdaman, malamang niyan, mababa ang viral load, hindi nakakahawa. Or maliit yung chance ang makahawa. So ang focus ho natin ngayon, kung ikaw may sipon, may ubo, mag-isolate ka na ho. Secondary na ho yung testing. Kung pwede 5-10 araw ka sa bahay, 10 araw ka sa bahay. Mas importante yun para mahiwalay na. Yung mga close contact, mag-testing ho. Pero kung walang nararamdaman, medyo mas kampante pa ko. Ngayon, bigyan natin, lalo sa government services, sa barangay, lagyan natin ang oportunidad na yung hindi bakunado at karapatan nilang hindi mabakunahan, meron din silang ma-avail na serbisyo ng gobyerno. So may desk kayo sa labas, sa open air o kung anuman. Kasi merong hindi naman natin pwede pagkait ang serbisyo ng gobyerno. Pero sa pangkalahatan, kung na-lockdown nga natin lahat ng Pilipino,
bakit hindi natin legal na pwedeng i-lockdown yung hindi bakunado? Eh, ganun din yon. Pero may karapatan pa rin sila. Yun yung babalansihin natin. Kapag tayo ho, nahanap natin lahat ng may sakit ngayon, na i-test o kaya na i-isolate, tataas ka agad tayo dahil mahahanap natin yung mga numero. Pero magtitik na tayo agad. Bakit? Eh, hindi na ho magkakahawaan. So pag nahanap natin lahat ng may COVID ngayon, hanggang Lunes, no, kahapon lang 1,000 ho tinest natin, 1,000. January 4, 1,000, kahapon 900. Dalawang araw lang 'yon. Kung tayo matest natin yung marami nating mga kababayan o kaya yung may sipon, may ubo, may lagnat, ma-quarantine natin 10 araw. Taas yung numero ng mga kaso natin na reported. Pero pababa na yun. Kasi lahat ng positive, hindi na nakahawa. Ang ayoko ay yung gumapang tayo sa ganitong numero. Tapos nun, tataas tayo ng dulo ng January. Matatapos tayo katapusan ng February. Kasi ganyan lang naman lagi yun eh. Mamaya, Julia, pakipakita yung tatlong surge. Ganyan lang yan. Parang alon sa dagat. So ang importante ngayon, mahanap natin lahat. Maitala natin lahat ng mga kaso. Para sa ganun, hindi na makahawa. Dire-diretso na tayong pababa. At yung huling-huli, ang intention ho natin ay hindi tayo magsara. Yung merong sakit na ibang karamdaman, makapunta sa ospital. Sarado na yung ospital ho natin sa ibang karamdaman. Yung PGH, nag-announce na. Yung iba, sinasabi, hindi na ho bubuksan yung paanakan. Marami na hong mga nagsasara sa ibang serbisyo. Ayaw na natin mawala ng hanap buhay yung mga kababayan natin. So ang goal natin ay tuloy-tuloy na makapagbukas yung ekonomiya, makapagtrabaho yung mga kababayan, makapasok yung mga anak natin, at dahil dyan, ini-implement natin yung enhanced vaccination mandate na hihingian namin ng tulong sa inyo ngayon para i-roll out at i-implement at i-enforce. Yun lang po. Thank you, everyone. I'll listen in and I'm open to answering questions mamaya.